Yun, magandang araw sa inyong lahat mga tol at mukhang maganda yung umaga kasi merong buena mano. Maraming salamat Roscoe3100 sa iyo pong super sticker $4.99. Thank you so much po sa napakaagang blessing. Pero mukhang hindi maaga ang blessing kay Harry Roque kasi tingnan nyo naman po yung itsura mga tol. No. Halatang halatado ng stress si Harry Roque oh. Mukhang namayat na, parang hindi na mapagkatulog. Oh, yan ba yung walang ginagawang mali? Kasi dito po sa video na kanya pong, I believe, in-upload kagabi sa kanyang spokes hour, una, yung dati nga ng video, parang nakita na po natin ito kay Arnulfo Tevez dati nung nagtatago si Tevez eh. Plain white background para hindi ka mabasa kung nasaan ka. Ganun yung nakikita natin dito kay Harry Roque. Kasi bakit mga tol? Pugante po kasi ito. Pero sabi niya, hindi daw po siya pugante. Hindi daw po siya pugante ng batas kung hindi pugante lang daw po ng House of Representative. Pero wala daw po siyang pakialam. And nagulat ako. Maka-Diyos pala itong si Harry Roque. Meron palang nangangailangan ng executive assistant. Tapos ang executive assistant mo kailangan ng kwalifikasyon ay supranational. Kasakasama mo sa iba't ibang bansa kung ikaw ay pumupunta doon na religyoso. Kasi sabi niya, seek first the kingdom of God. May mga ganyan na siyang datingan ngayon dito po sa kanyang vlog. Alam niyo, pagka ang tao nagsasalita ng salita ng Diyos, kinakabahan ako eh. Sa totoo lang, oh, with your respect sa mga talagang totoong relihiyoso dyan. Pero yung mga tao na alam naman natin yung kanilang pagkatao, tapos magsasalita ng salita ng Diyos, nakikilabutan ako eh. Kasi nagagamit pa yung salita ng Diyos para lokohin, linlangin ang kanilang mga supporters. I am not saying na ganun si Harry Roque eh. Kayo po ang humusga. Dito sa video na ito, syempre, ipinagtanggol niya ang kanyang sarili laban sa mga kongresista na kume-question sa kanyang biglaang pagyaman. Sinasabi ni Harry Roque dito na wala daw po siyang ginagawang mali. Wala pa nga daw pong isinasampang kaso sa kanya. Kaya yung mga ginagawa daw po na pagsisiyasat, particular sa House of Representatives, yung Quad Committee, tinatawag niya po itong witch hunting. At hindi raw po ito tama. Kung meron daw siyang ginawang mali, eh kasuhan daw siya. Ako naniniwala naman ako na eventually makakasuhan itong si Harry Roque. Pero nakakalimutan niya na ang mga kongresista nandiyan, hindi naman para siya ay kasuhan. Sila po ay nagsasagawa ng investigasyon para malaman ang katotohanan at ang katotohanan na ito ang gagabay sa kanila para bumalangkas ng mga pulisiya na magiging batas syempre at maging gabay po natin sa hinaharap. Partikular, yung mga hindi magagandang pangyayari sa kasalukuyan o sa nakaraan ay hindi na maulit sa hinaharap sa pamamagitan ng mga batas na ito. Yun ang layunin dyan ng Kongreso. Kaya kung sinasabi ni Harry Roque na walang kasalanan siya, eh napakadali lang naman noon. Bakit ayaw niyang ipresenta yung mga dokumento? Ang katuwiran niya, wala raw po itong kaugnayan doon po sa kinakaharap na problema ng bansa, particular ang Pogo. Eh yun naman pala eh. After all, yung yaman niya, eh dapat nakikita yan sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth kasi naging taong gobyerno naman siya. O, yun ba ay masasabi mo pa rin na walang kaugnayan sa isinasagawang pag-alam sa katotohanan in aid of legislation ng ating mga kongresista? O, kasi ganun yung suma total ng pinalalabas niya po sa video na ito eh. Kaya mga tol, mamaya na ako magsha-shoutout. Ano? Punta na po tayo dito po sa video na ito na in-upload kagabi nitong si Harry Roque. Nakita ko lamang ito hindi sa channel niya, kundi sa Bombo Radio Philippines. At yung pinanood ko, natatawa na lamang ako kasi purely gaslighting yung ginagawa po dito nitong si
Harry Roque. Tingnan niyo po ang itsura niya, mga tol. Ang layo-layo sa dating napaka-masayahin na Harry Roque. Napaka yung kanyang aura ay talagang kala mo ay bumabata pala, kaya pala bumabata, eh meron palang executive assistant na every now and then lahat ng kanyang gusto ay gagawin, kasi alalay nga siya nito. Aalalay niya nga iyon. Anyway, puntahan muna natin ang video na ito, mga tol. Magandang araw sa inyong lahat, ha? Siyempre, narito na naman tayo sa Spokes Hour. Ay siguro alam niyo na po, no? Pinaaresto na naman ako ng Kongreso. Eh alam niyo naman, dati na mayroon talagang plano yan. Diba? Pinapaaresto siya ng Kongreso at dati na daw plano. Paano magkakaroon ng plano kung ikaw yung merong kasalanan kung bakit ka na-contempt at ngayon inaaresto? Kasi ganito yan eh, mga tol, sa mga hindi nakakaalam ng konteksto ng sitwasyon na ito. Nagsagawa po ang House of Representatives ng hearing in aid of legislation for each committee. Committee on Public Accounts, Committee on Human Rights, Committee on Dangerous Drugs, and Committee on Public Order. At sa isinasagawa po nilang each hearing, meron pong tinutumbok na mga sirkumstansya na magkakaugnay. Kaya nag-decide po ang mga committee na ito na pag-isahin po ito at sa kauna-unahang pagkakataon sa kasaysayan po ng House of Representatives, meron pong tinawag na quadruple committee o yung tinatawag po natin ngayong quadcom. Ito po ay binubuo ng mga binanggit po nating apat na committee na ngayon ay chine-chair ng isa po din sa chairperson ng mga committee na yan, walang iba, si Congressman Ace Barbers. At along the way, na-discovery na marami palang mga kriminalidad na nangyayari sa ating jurisdiction. At isa po dyan ang involvement ng POGO. At ang POGO na ito, sa paghahalukay sa katotohanan ng ating mga kongresista, natukoy na merong isang partikular na lugar dyan po sa Porac, Pampanga, na tinatayuan po ng tinawag na kinalaunang scum farm. At ito pong scum farm na ito ay kilala po natin bilang, accordingly, ayon sa spokesperson ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na si Winston Casio, ay the most prolific, notorious, and successful scum farm. Ano, ito po yung Lucky South 99. Sa likod po ng mga pader ng Lucky South 99, ang samut-saring mga kriminalidad na nangyayari, torture, murder, kidnapping, money laundering, and etc. At sa paghahanap ng katotohanan na yan, dumating ang punto na ang pangalang Harry Roque ay nadamay. Hindi ginusto yan ng mga kongresista sapagkat hindi naman sila ang nagbanggit ng pangalang Harry Roque kung hindi yung sirkumstansya doon sa pag-iimbestiga, partikular ng ating mga otoridad. Nakita sa mga dokumento ang pangalang Harry Roque. Isa nga po dito yung appointment papers nang hindi natin mawari bakit nandoon nitong si A.R. de la Serna, ang dating executive assistant nitong si Harry Roque. At kasama doon yung solicitation letter at mga bank documents relating Harry Roque sa possible involvement sa Lucky South 99. In particular, nung ang PAGCOR ay nag-testify or nagpahayag dyan po sa House of Representatives, kasama na rin sa Senado, kinumpirma po ng PAGCOR na isa sa mga dokumento na nakita doon o ng PAOK, kinumpirma nila na isa sa mga dokumento na nakita doon ay yung pangalang Harry Roque bilang legal officer ng Lucky South 99. At doon na po nagsimula ang lahat ng kalbaryo nitong si Harry Roque. Ngayon, pinagpapaliwanag siya, inimbitahan siya ng House of Representatives para po sumagot sa mga katanungan para magbigay linaw sa katotohanan.
Nung una, napaka-cooperative nitong si Harry Roque. Umaten pa nga po siya ng mga hearings nito at may pagkakataon na nagsinungaling siya. Kaya siya napatawan ng contempt dahil po hindi siya dumalo at hindi naman pala totoo yung kanyang dahilan. Pinatawan po siya ng contempt at siya po ay kinulong for 24 hours. Thereafter, naging malaya po siya at nagpatuloy po yung pagdinig ng Quadcom to the extent na siya po ay muling natanong, partikular sa yaman na kanyang tinataglay sa kasalukuyan. And more specific, doon po sa biglang laki ng kanyang kapital doon sa Yum Chan. Mali yung pagkakaalala ko. Basta isang kumpanya po ito na pag-aari nitong si Harry Roque. Chambian? Or whatever it is. Something parang it sounds like that. Nakalimutan ko yung particular na kumpanya eh. Tinatanong siya ng mga kongresista doon dahil nga parang unexplained talaga yung kanyang yaman. At pinalalabas ngayon ni Harry Roque na yun daw ang isasampang kaso sa kanya. Hindi po. Una, dapat maging malinaw sa lahat ito. Ang Kongreso ay walang kapangyarihang magsampa ng kaso. Huwag tayong magpauto dito sa mga sinasabi ni Harry Roque. Walang kapangyarihan ang Kongreso magsampa ng kaso. Meron lamang silang kapangyarihan is to hear in aid of legislation and possibly to recommend filing of appropriate charge to the appropriate authority. Rekomendasyon lamang kung sakasakali. Kung doon sa hearing na isinagawa po nila, nakakita sila ng maaaring paglabag sa batas ng mga individual na kanila pong inimbestigahan. Pero hindi po sila magsasampa ng kaso. Kaya wag mong palabasin Harry Roque na Kongreso magsasampa ng kaso. Hindi. Inaalam lamang nila yung katotohanan. At sa pag-alam ng katotohanan na yan, malaki ang magiging role mo. Dahil unang-una, ikaw ang involved. Kung wala kang tinatagong mali, eh, napakasimple lang nun, makipag-cooperate ka. After all, yung mga dokumentong hinihingi sa'yo ay mga dokumento of public records naman eh, na kung talagang magkakapitpitan, kinalaunan, eh pwede namang isupuwe na yung mga ahensya na nagtatago ng mga dokumento na yan at eventually malalaman din naman ng publiko. Kaya wag mo nang pahirapan pa. Dapat ngayon pa lamang nakikipag-cooperate ka na pero hindi mo ginawa eh. Kaya ngayon, nagresulta ito doon sa contempt order ng panibago ng House of Representatives at ikaw ay pinapa-aresto nito at inuutosang makulong sa House of Representatives Detention Center nito. Pero ano ang ginawa mo? Instead na ibigay mo ang iyong sarili, magpasakop ka sa dati mong kinabilangang kapulungan, nagtago ka, ikaw ay pugante literal ngayon. Huwag mong palabasin na hindi ka pugante, Harry Roque. Tama yung sinasabi dito nitong si Congressman Pimentel. O, panoorin po natin ang interview kahapon kay Congressman Johnny Pimentel mula po sa ANC. Congressman Pimentel talked to us about the second arrest warrant released against former presidential spokesperson Harry Roque. Has this already been served against the former spokesperson? Yes, it was served last Friday. Actually, it is not a warrant of arrest, but rather an order of detention. There was an order of detention to bring Harry Roque and to be detained in Congress because of his failure to produce or submit documents relative to the inquiry. Yun ang dahilan, Harry Roque. Hindi dahil planado ito. Kalukuhan tong sinasabi mong planado ito. Hindi planado yan. Ikaw ang dahilan kung bakit nagkaroon ng order of arrest ngayon. Ikaw yung nagpresente na isusumiti mo ang mga dokumento na yan. Yun yung pinopoint out ni Congresswoman Luis Tro dito po sa naging hearing na ito ng Quadcom. Balikan po natin ang manifestation dito ni Congresswoman Luis Tro. I will forgo with the video. To explain, Mr. Chair, this omnibus motion and compliance is made up of two parts. The first part is the motion to quash, that is from paragraph 1 to 33. And the second part is the compliance to the show cause order, which is reflected in page 34 to 43.
this representation wished to make a manifestation with respect to the motion to quash filed by the attorney Harry Roque. In support of the above motion, Mr. Chair, he raised the same arguments which have been deliberated upon already during the last hearing. And to satisfy the requirement of due process, Mr. Chair, let me reiterate our answers to the arguments which he raised. First, that the hearing is not in aid of legislation. In answer to that, let me explain, Mr. Chair, this Quadcom was created to conduct an inquiry in aid of legislation pertaining to four issues which are haunting us. One is dangerous drugs. Two is extrajudicial killing. Yung mga binabanggit na ito ni Congressman Luis Tro, ito yung sinasabi nating intertwined with one another or magkakaugnay sa isa't isa. Kaya pinagsama-sama yung Quadcom, ano itong mga committee na ito, kaya naging Quadcom. At wag sabihin ni Harry Roque na walang kaugnayan yung mga dokumentong hinahanap sa kanya sa isinasagawang investigasyon na ito ng Quadcom. Three is the en masse acquisition of land. And four is the POGO operation. In other words, Mr. Chair, we are indeed an exercise of our power to conduct inquiry in aid of legislation which is granted by no less than the Philippine Constitution, Mr. Chair. Second, Attorney Harry Roque argued that the documents requested are not germane to the inquiry in aid of legislation. Yan yung pinalalabas ni Harry Roque, ah. Partikular dito sa video na ito na pinapanood natin at nireaksyonan. Wala raw pong kaugnayan o hindi dapat idinadamay ang mga dokumento na yon sa isinasagawang investigasyon ng House of Representatives. Ano ba ang katotohanan dyan? Siyempre, pakinggan natin ang posisyon ng mga kongresista, partikular nitong si Congresswoman Luis Tro. Again, in the case of Arnold versus Nazareno, there are two requirements. May binabanggit na jurisprudence si Harry Roque Benson, kung di ako nagkakamali. Ito, may binabanggit din na jurisprudence si Congresswoman Luis Tro. Ngayon, nasa Korte Suprema na yan, sabi ni Harry Roque. O sige, tingnan natin kung sino ang mananalo. Ang posisyon ba ng House of Representatives na ito o ang posisyon ni Harry Roque na mamaya mapapakinggan ulit natin. Tuloy muna natin ito. One is materiality to the subject matter. And second is materiality to the possible legislation. With respect to the first requirement, Mr. Tandaan niyo yung dalawa na yan, ha? Materiality to the subject matter and for a possible legislation. Kasi napakahalaga noon para hindi tayo nalilinlang ni Harry Roque. Ang hirap kasi pagka kinig kayo ng kinig, particular dyan kay Harry Roque, tapos dahil nga abogado, paniniwalaan nyo kagad na agad yung sinasabi niya, siya ay tama. Balansihin natin. Nang sa ganon, hindi tayo malinlang. Mr. Chair, it is the humble submission of this representation that the Quad Committee has established an overwhelming circumstantial evidence yun. Showing the connection of Attorney Harry Roque to... Yun, ang punto, Harry Roque. May mga circumstantial evidence, hindi nga lang may mga eh. Overwhelming ang ginamit na term ni Congresswoman Luis Tro. Ibig sabihin, sobrang dami. Tapos sasabihin mo ang mga ganitong kataga. Tuloy natin ito, mga tol. Totoo po niyan, kaya ako pinupuruhan ng Kongreso dahil ako daw ang pinaghihinalaan ni Speaker. Ito. Na ako daw ang nagkalat noong... Napaka-gaslighting ng ginawa na ito ni Harry Roque. This is purely irrelevant doon sa hearing in aid of legislation na nangyayari. Harry Roque wants to twist this issue. Ibalik muli sa bangag issue nila kay Pangulong Bongbong Marcos at palabasin na lahat ng mga nangyayaring hearing ngayon diyan sa House of Representatives is politically motivated dahil tinitira nila si Pangulong Bongbong Marcos o critical sila kay PBBM. Wala pong iyong katotohanan. Ano? Wala pong katotohanan. Ang katotohanan, hindi yung sinasabi niya na pinag-iinitan siya ni Speaker Martin Romualdez. Lalabas at lalabas ang pangalan mo, Harry Roque. Ano?
bakit lalabas ang pangalan mo? Eh, nakita doon sa overwhelming evidence according kay Congresswoman Luistro na ikaw ay merong link sa Pogo operation, particular sa Lucky South 99. Ngayon, kung ang challenge mo sa House of Representatives ay kasuhan ka, hindi mangyayari yon. Huwag mong lokohin ng tao, Harry Roque. Huwag mong sabihin sa taong bayan na makakasuhan ka ng House of Representatives. Hindi mangyayari yon. Huwag mo kaming gawing tanga. Walang mandato o karapatan ang House of Representatives para kasuhan ka. Kaya hindi mangyayaring kakasuhan ka. Ang magkakaso sa iyo, PAOK siguro. O Department of Justice in general. At intayin mo yon. Ha? Intayin mo yon, Harry Roque. Kasi maraming pagkakataon sinabi na ng PAOK na sooner or later sasampahan ka ng qualified human trafficking. Pulboronic video na ibinroadcast ni Maharlika. Alam niyo po, that's giving me too much credit. Kasi syempre, yung makaka-access lang ng pulboronic video, yung nakakalapit yung presidente. Eh, di naman ako nakakalapit yung presidente. Ang layo-layo ng issue, di ba? Pinipilit nilang ibalik doon sa pulboronic video. Walang kaugnayan yun. Ha? Manatili kayo sa kasinungalingan ninyo na mayroong pulboronic video. Pero ang katotohanan hindi mawawala. Hindi nyo maililigaw ang publiko na ang katotohanan, ang pangalan mo, Harry Roque, ay nakikita sa mga dokumento na may kaugnayan sa Lucky South 99. Yun. Yun ang problema mo, Harry Roque. Kung ikaw talaga malinis ang konsensya, tingin ko hindi ganito itsura mo. Tingnan mo itsura mo ngayon, Harry Roque. Oh. Ang lalim-lalim na ng mata mo, bumagsak ang iyong katawan, kitang-kita yung bigla ang pagpayat mo dito. Hapis na hapis ang mukha mo. Na dating taba-ching-ching. Para kang si Jollibee dati. Anyway, tuloy tayo rito. Tumakbo nga ako ng senador sa Unity, pero hindi naman kami naging malapit. No? Kahit anong gawin ko, eh talagang hindi naman talaga ako naging malapit sa kanya. Oh. Kasi talagang kung parang... ano-anong pinagsasasabi. Tapos inisiraan pa si Pangulong Bongbong Marcos. Na si Pangulong Bongbong Marcos daw, pagka hindi ka malapit, di ka papansinin. Naku, nang teting naman na yan. Huwag mong palabasin sa publiko ang pag-uugali ni Pangulong Bongbong Marcos ay masama. Hindi mo kami maliwilin lang, Harry Roque. Kung meron mang masama siguro ang pag-uugali, iba yon, hindi si Pangulong Bongbong Marcos. Kita naman natin ang ebidensya sa mga pananalita at kilos pa lang ni PBBM. Eh. May ganun bang uri ng masama ang pag-uugali? Meron bang masama ang pag-uugali na hindi mo makitang nagagalit? Diba? Ang masama ugali, mainitin ng ulo ako. Masama ugali ko eh. Kasi mabilis ako mag-init ng ulo. Sa totoo lang, aminado ako, hindi maganda ang ugali ko. Hindi ako ipokrito. Hmm. Tapos si Pangulong Bongbong Marcos, bibintangan mo na masama, parang masama ang ugali. Pagka hindi malapit eh, hindi ka papansinin. May distansya siya kapag bagong tao, no? Yun yung aking na-discover. Kaya nag-give up na rin ako. Nasabi ko, edi wag. Pero anyway, kaya ako talaga sa mula... Tama lamang na hindi inilapit ni Pangulong Bongbong Marcos ang sarili niya sa iyo. Kasi tingnan mo naman, ang kinakaharap mong problema ngayon, bibigyan mo pa ng sakit ng ulo si PBBM. Marahil kaya ka naghangad ng panunungkulan sa Senado para protektahan din ang sarili mo. Eh. Kasi kung naging senador ito, salamat. At bagamat binoto ko to, hindi nanalo. Nagkamali ako sa pagboto dito. Eh. Kaya ko lang naman binoto ito kasi dahil unit team dati. Eh. Oh, buti na lang hindi ka nanalo. Kasi kung nanalo ka, naku, problema pa. Baka hindi ka maipatawag sa House of Representatives dahil merong parliamentary courtesy na tinatawag. At yun nga ang ginagamit ngayon ni Ronald De La Rosa. Kaya hindi rin siya maipatawag basta-basta sa House of Representatives. Napakabait talaga ng circumstances sa atin. Ano? Yung ngayon kumakaharap sa malaking problema na katulad ni Harry Roque, hindi nanalo sa pagkasenador. Para, kasi kung nanalo siya, ulitin ko lang, baka nagagamit niya yung posisyon ngayon na yan para hindi maimbestigahan ng House of Representatives. Mula, pinupuruhan nila ako. Now, alam ko naman ho bilang abogado na may kapangyarihan ng Kongreso mag-cite in contempt.
Pero alam niyo ba ho, kaya meron silang ganyang kapangyarihan, hindi po para magparusa. Wala pong kapangyarihan ng Kongreso na mag-contempt para magparusa. Ang kanyang kapangyarihan na mag-contempt ay para lang maprotektahan yung institusyon. So, unang-una po, hindi dapat ginagamit ang contempt pagpaparusa. Eh ako nga po, pinaparusahan ako dahil ako nga daw di umano'y source ng pulboronic video. Hindi. Oh, katulad yan. Pagka wala kang alam, maniniwala ka na pinaparusahan, hindi parusa yan. Ano? Nasa rules. Na kapag ka ikaw nagsinungaling ka sa ginagawang hearing in aid of legislation, merong kapangyarihan ang House of Representative na puwersahin ka na magsabi ng katotohanan. Otherwise, makukulong ka. But not necessarily parusa. Kasi pagkatapos ng hearing na yan, particular pagkatapos ng sesyon, malaya ka na eh. May ganun bang kaparusahan? Kaparaanan lamang yon sa rules, either sa House of Representatives or sa Senado, para makumpel ang isang resource person na magsabi ng katotohanan at pawang katotohanan lamang. Para sumunod sa direktiba nila kung ito po ay naaayon sa kanilang rules. At yon, parehas mong nilabag, Harry Roque. Sinungaling ka eh. Pangalawa, inuutusan ka, may duces tecum, supuena sa'yo. Yung supuena duces tecum, mga tol, ito yung kapangyarihang ibinibigay sa isang ahensya na mag-issue po ng kautusan sa isang particular na grupo or individual na dalhin ang mga dokumento na ito sa kanilang ahensya para malaman kung ano ba yung katotohanan. Ganun ang nangyari sa iyo, Harry Roque. May kapangyarihan ng House of Representatives to issue supuena duces tecum, pero yung mga dokumento na inuutos sa iyo na dalhin sa kanila, hindi mo dinala. In the first place, ikaw yung nag-volunteer noon, hindi ang House of Representatives, Congress, hindi ang mga kongresista diyan. Ikaw, sinabi mo nung ikaw ay tinatanong ng mga kongresista, sige po, isusumiti ko po ang mga dokumento na yan. O, nung ipinatawag na yung mga dokumento, hindi mo na inilabas, hindi mo na ipinakita. O, kaya ngayon, pinagana yung rules. At ang rules, i-contempt ka. At ang contempt, magre-resulta sa pagkakakulong mo hanggat hindi mo isinusumite yung mga dokumento na yon. Huwag mong linlangin ang taong bayan, Harry Roque. Hindi naman ako, no? Pangalawa po, bagamat meron silang ganyang kapangyarihan, eh sinabi na po ng Korte Suprema, eh meron limitasyon po yan. Ano mo yung limitasyon na yan? Unang-una. O, ito ha, yung arguments na ito ni Harry Roque, hindi natin sinasabing mali. Kasi meron jurisprudence eh. Pero meron din jurisprudence na yun pinangahawakan ng House of Representatives eh. Yung binanggit ni Congresswoman Luis Tro kanina lamang. Sabi niya nga doon, may dalawang elements na kinakailangan present. The materiality of the subject and the possible legislation. Parehas pasok yun sa sirkumstansya na kinakaharap mo, Harry Roque. O sino paniniwalaan namin ngayon? O siyempre, Korte Suprema. Kaya iintayin natin ngayon yung resulta ng Korte Suprema, yung desisyon ng Korte Suprema tungkol sa issue na ito. But, ito wag nating kalilimutan. Habang nag-aantay tayo sa resulta kung ano ang magiging desisyon ng Korte Suprema, tandaan din natin na ang order of arrest gumagana. At ikaw, Harry Roque, literal na nagtatago ngayon. Sabi nga ng ating Chief Philippine, sabi nga ng ating spokesperson ng PNP, si Colonel Jean Fajardo eh, lahat ng kapulisan kapag ka nakita ka, pwede kang arestuhin. Kasi merong ugnayan o meron ng pakikipag-ugnayan ng House of Representatives sa ating PNP para i-implement yung order of arrest. Kaya puganti ka talaga ngayon, Harry Roque. Aminin mo man o hindi, puganti ka. Gamitin mo man ang jurisprudence na ito, meron pa rin order of arrest laban sa'yo. Kaya dapat magpasakop ka dito. Officer of the law ka eh. Abogado ka eh. Dapat ikaw yung unang rumirespeto sa batas. At
batas ang pinag-uusapan dito. Huwag mong sabihin lamang na kongreso lang yan, wala kang pakialam. Konstitusyon ang nagtatadhana sa kapangyarihan, meron ang House of Representatives. The fundamental law of the land. Pinakamataas na batas sa ating bansa. Tapos binabastos mo. Dapat yan po ay may kinalaman sa investigasyon. Pangalawa, dapat rin respeto ang karapatan ng mga resource persons. Now, ano? Yung pangalawang binanggit mo, nire-respeto ka. Binibigyan ka ng pagkakataon. Pero alam mo naman yun eh, na ganun talaga ang ways ng mga kongresista. At ginawa mo rin yun eh. Kagabi, nanood ako kay Attorney Claire, meron siyang isang video na ipinakita. Nagtatanong ka kay Ronnie Dian. Oh. Yung ginagawa mo noon, nagagawa sa iyo ng mga kongresista ngayon. Kaya 'wag mong sabihin na dapat exempted ka. Ano 'yun, double standard? Pwede mong gawin sa iba sa panahon ni Leyla de Lima nung siya iniimbestigahan. Tapos ngayon ikaw iniimbestigahan, hindi pa pwedeng gawin sa iyo. Kakaiba ka naman, Harry Roque. Ang kinalaman ko ng aking Statement of Assets, Liabilities, and Net Worth sa POGO, di ba po, ang iniimbestigahan ay POGO? Anong kinalaman ng aking mga income tax return sa POGO? Anong kinalaman ng bentahan ng pamilya ko ng lupa sa POGO? Simple lang, yung bigla ang pagyaman mo. Kasi ang suspecha ng mga kongresista at ng publiko, yung kayamanan na yan ay nanggaling sa proceeds ng POGO. Ngayon, kung hinahamon mo ang kongreso, nakasuhan ka, hindi mangyayari yun. Huwag mong gawing tanga ang taong bayan. Hindi ka makakasuhan ng kongreso, Harry Roque. Again, ang magkakaso sa'yo, possibly, Department of Justice. At intayin mo yon, malapit na yon, Harry Roque. Ano kinalaman ng estate ng aking tiya sa POGO? Wala po. Ang katotohanan, wala silang mahanap na link sa akin sa POGO dahil sinabi na nga ni Cassie Ong na hindi talaga ako involved sa Lucky South. Yun lang ang claim ni Cassie Ong. Eh si Cassandra Lee Ong, eh may kaso na ngang qualified human trafficking ngayon, di ba? At ang nadidinig namin sa mga balita, makakasama ka doon, kinalaunan. Claim ni Cassandra Lee Ong yun eh. Hindi mo pwedeng gamiting ebidensya lamang yun. Kaya nga ang best proof na talagang wala kang pagkakamaling ginawa, Harry Roque, ay ang mga dokumento na yan. Huwag mong i-gaslight ang publiko na walang kinalaman ng mga dokumento na yan. Meron. Dahil yan ang magpapatunay, Harry Roque, na lihiti mo ang iyong mga kayamanan. Eh kung ako sa'yo, kung ako nasa katayuan mo, Harry Roque, at talagang makatotohanan na tama ang ginagawa mo, pupunta ako sa House of Representatives, sasabihin ko sa mga kongresista, ito ang mga dokumento, isampal ko sa mga pagmumukha nyo eh. Hindi niya pwedeng gawin yun, syempre. Pwede niyang gawin sa spokes hour. Pakita niya, ito yung mga dokumento, ipagsasampal ko sa pagmumukha nyo ito eh. O, pero pagdating niya doon sa Quadcom, Mr. Chair and Your Honors, these are the documents na magpapatunay na ako talaga'y walang kasalanan at malinis ang aking kayamanan. Oh, sinusumiti ko po ang mga dokumento na ito for your scrutiny, di ba? For your perusal. Oh, kasi makikita niyo po dyan na yung kayamanan ko talaga ay nanggaling po sa lehitimong kaparaanan at hindi po sa mga ibinibintang nyo sa akin na ito'y galing sa POGO. Pero bakit hindi mo magawa, Harry Roque? Oh, bagkos nililihis mo ang isipan ng mga supporter ninyo at ng publiko at pinalalabas mo na ikaw ay pinepersecute lamang politically dito. This is not political in nature. Marahil ikaw ang gumagamit ng sitwasyon sa politika para iligtas ang sarili mo. Pero hindi mo maiiwasan na ito ay produkto ng mga ginawa mo sa nakalipas na panahon. At ang tanging magliligtas sa iyo rito, Harry Roque, sarili mo. Walang iba.
sarili mo magliligtas dito kung ikaw ay magsasabi ng katotohanan. At yung mga dokumento na yon na pinagyayabang mo na hindi dapat pinapakialaman ng Kongreso, yon ang magpapatunay na malinis ka. Pero bakit hindi mo kayang ilabas? Dahil hindi siguro totoo yung mga dokumento na yon. Ganun lang yun, Hari Roque. Pero dahil wala silang mahanap na link sa akin sa Pogo, humahanap sila ng butas. At siguro naman, makakahanap sila ng bukutas. Bakit? Hindi naman ako accountant. Inuunahan niya na, mga tol, read between the lines, di ba? Parang kinokondisyon niya ang isipan ng mga supporter niya na kapag nakitaan ng butas ng mga kongresista ang mga dokumento na yon, ay dahil hindi si accountant, kaya makikitaan talaga ng butas. Hindi. Walang katotohanan yan, Hari Roque. Nang tete talaga. Alam niyo naman, ako ay naggagawa ng mga required forms, pero hindi naman ako talaga eksakto gumawa ng mga exact forms. Pero sa akin, kung ang gusto nilang patunayan, eh, meron akong unexplained wealth, eh bakit hindi na lang sila magsampa ng kaso? At alam niyo po, hindi ka nga pwedeng sampahan ng kaso ng Kongreso. Eh. Alam na alam mo yan sa sarili mo, Hari Roque. Ha? Kaya nandiyan ang mga kongresista in aid of legislation. Hindi para magsampa ng kaso. Pero pwedeng gamitin ang lahat ng mga facts na makikita, makukuha sa hearing na yan sa possible na pagsasampa ng kaso sa iyo ng ibang ahensya ng gobyerno. At hindi yon ang Kongreso. Ngayon, natatakot ka marahil kasi pagka sinumite mo ang mga dokumento na yan, wala ka namang mapapatunayan. Ang challenge namin sa iyo bilang pagkaraniwang mamamayan, Hari Roque, wag na sa mga kongresista. Kung talagang totoo yung mga dokumento na yan, edi ipakita mo sa social media mo. Yun na lang ang challenge namin. Kung ayaw mong ipakita sa mga kongresista, ipakita mo sa social media para malaman ng publiko na sinungaling ang mga kongresista ayon sa iyo. Pero hanggat hindi mo ginagawa yun, mananatili sa isipan ng publiko na meron kang ginagawang mali. Kasi simple lang eh. Meron kang mga dokumento na magpapatunay na malinis ang iyong pangalan tapos hindi mo ipapakita sa mga kongresista. Bakit ganun? Hindi mo maipakita. Anyways, mga tol, hindi na natin tatapusin ang video na ito. 10 minuto mahigit yan eh. Pero so matutal naman yan, napag-usapan na natin. Ano? Pinalalabas ni Hari Roque na siya ay tama, mali ang Kongreso, ang pagkukulong, ang pag-utos na ikulong siya ay wala raw siyang pakialam. Kaya siguro nagtatago siya ngayon. Ako naniniwala ako, eventually mahuhuli ito si Hari Roque. At hopefully, ang desisyon na ilalabas po ng Korte Suprema ay pumabor kung ano yung nararapat. Kung ano yung nararapat sa katotohanan. With that, maraming salamat sa inyo mga tol.